Sa mga Center Islands, sa kanto ng C5 at Green Meadows Avenue, tila ba may umusbong na maliit na komunidad ng mga Aita. Ang mga motoristang tumitingin sa lugar, kanilang kinakatok para humingi ng konting pamasko. Kabilang sa kanila si Marvin na lumuluwas sa Maynila mula Porac, Pampanga para mamasko. Kaya po namamasko kami. Gagawin namin po ng pamuhunan sa pagtrabaho. Magtanim kami ng kapaya, gabi. Si Kamuti dala pa ang maliit na anak. Kahit hirap sa sitwasyon, ayos lang daw dahil sa kitang 300-400 piso sa maghapong pamamasko. Hindi namin pinipilit yung tao kung hindi magbigay. Pikiusapan namin sila po na ito lang ang Pasko eh. Pagkatapos ng Pasko, uwi din kami. Ayon sa DSWD, tumataas talaga ang bilang ng mga namamalimos sa Metro Manila tuwing Disyembre. Bumabalik daw ang mga katutubo kahit ilang beses na nila silang pinababalik sa kanilang mga probinsya. Binibigyan pa nga sila ng pamasahe pa uwi. Ang National Commission of Indigenous Peoples hindi rin pabor sa panlimos sa mga katutubo. Nagsasagawa naman daw sila ng mga programa tulad ng skills training sa TESDA at pagbibigay ng mga lupang sakahan at mga bangkang panghanap buhay sa kanila. Labag sa ilalim ng anti-mendicancy law ang pangihingi ng limos. 500 pesos ang multa o kaya pagkakakulong ang parusa sa isang namamalimos, habang 1,000 pesos o hanggang 4 taong pagkakakulong kung paulit-ulit ang pamamalimos. Magyang magbibigay ng limos ay may parusa, pero 20 pesos lang ito. Hindi namin maiwasan hindi magbigay, natural dahil naawa rin kami. Nagbibigay din ako, perhaps, lalo sa mga matatanda, pwede naman bigyan kung meron talaga. Sabi ng DSWD kung gustong tumulong, ilagak na lang ang tulong sa DSWD Centers, NGO, o institusyon na nangangalaga sa street dwellers. Aalamin daw ng NCRPO kung may sindikato bang gumagamit sa mga katutubo para kumita. Pwede natin kasuhan ng anti-trafficking in person kung sakaling ma-find out natin na talagang ang ginagawa nito ay sinasamantala itong mga katutubo o sino mang mga individual dahil dito para mamalimos. Ivan Mayrina, GMA News.